Hi Taurus, kumusta po? Hello po mga ate, mga dude. Maraming salamat po sa mga nag-comment po at kayo po ay sumang-ayon na gumawa pa po ako ng additional or extended February reading po para sa lahat po ng mga Taurus. Ano man pong inyong edad, ang inyong trabaho o katayuan sa buhay. Mga ate, mga dude, sa lahat po ito ng mga Taurus, yan po, may trabaho man po o wala sa ngayon, ito po ay mga additional messages po sa mga nakapanood na po ng February 2024 reading para sa mga Taurus. Ito po yung extended o yung additional po na mga mensahe dahil hindi ko po ito madalas ginagawa. Actually, parang ngayon lang ito mangyayari na may mga additional po dahil napakarami po mga mensahe at hindi po kayang matapos lahat no, ng isang video lang po. So, yan po mga ate, mga dude, maraming salamat po sa mga nag-comment at sumang-ayon na magkaroon ng part 2 o yung extended po na February reading. At sa mga bago cross-watchers, maraming salamat din po sa inyo sa divine energy po ninyo at sa oras po ninyo. At yan po mga ate, mga dude, tiyagain nyo po yung boses ko. Pagpasensya nyo po mga ate, mga dude, at medyo garalgal pa rin po yung aking boses. Ayun po, sana samahan nyo po ako hanggang sa dulo. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Holy Angels, Holy Spirits, Divine Universe, Guardian Spirits, Ancestors. Oops! Kunin daw po natin yung tatlong nasa ibabaw. Okay. Ayan, no, confirmation mga ating mga dude. Blessed po kayo. Ayan, no. Pero nakadikit po sa inyo ngayon ang chaos and conflict. Kaya ang marami po sa inyo ay talagang marami pong pinagdaraanan ngayon na matitindi po talagang mga pagsubok. Kung sobrang mahirap ito na talagang sitwasyon mga ating mga dude. Chaos and conflict. Sa lahat po yan, sa ilan ay kita ko, sa pamilya, sa kalusugan, sa trabaho o career po ninyo. Pero blessed po kayo, yan po, tandaan po ninyo mga tiyan. Blessed po kayo at yung manifestation po ninyo, no, imagine. Yung manifestation po ninyo, tuloy nyo lang po yan. Okay? So, ito po, tatlong nasa unahan po yung pupunin po natin. Okay, sumisilip yung reverse na loyal heart. So, ngayon pong February, makikilala nyo po yung mga totoo sa inyo, yung mga loyal talaga sa inyo, at yung mga peke, no? Yung mga hindi totoo. Okay, so, no place like home, a leg up. Taurus, February, take action. Pero naka-reverse ito, no? So, maaaring ang ilan po sa inyo ay meron po kayong malaking desisyon na hanggang ngayon, ngayong February ay magdadalawang isip o hindi nyo pa po alam kung anong action ang gagawin nyo dyan. Alright, so meron kayo ditong the fates. So sa traditional tarot deck, ito po ay ang star card. So maaring ang ilan po na nanonood sa inyo dito ay mga public influencer, may online platform, ganyan po. Or star ka. Maraming tao na nanonood sa'yo, humahanga sa'yo, gusto kang gayahin. Ganyan po mga ate, mga dude. Wow. Ito na yon. Confirmation sa part 1 o yung sa una po na reading po ninyo nitong February. Ito yung confirmation na yung mga manifestation, yung healing po ninyo ay magkakatotoo, no? Ayan po ay nakasulat na, kumbaga, yun po yung promise po sa inyo ni God, ng Divine Universe, ni Yahweh, so to speak, as above, so below. So, wow, number 8 yan, 17, angel number 17, no? Angel number 8 din po yan. So, kung mapapansin po ninyo ay ang 2024 ay 8 din po yan pag inad nyo po, no? 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 ay 8 din po yan. So, infinite abundance or prosperity,
Kasama na rin po yung karmic na energy dyan. So, yung may kinalaman or may connection sa inyo na kailangang harapin ang kanila pong mga kanya-kanyang karma, na maari din na karma sa mga masasamang nagawa po ng mga tao na ito sa inyo. So, 8 na naman. Wow, 8 ulit. Sobrang synchronized, no, mga ating mga angel number 888 na katumbas po ng infinite abundance, no? Kasi ang 8 ay infinity or infinite, no? Infinity symbol. At napakaswerte po na number nito, lalo na kung sa money, no? Sa prosperity, abundance, no? Sa inyo pong pinagkakitaan. See? Napakaganda po, no? Sobrang talagang naka-align yung kung ano man po yung reading na nauna. Dito din po, no? Synchronize. So, hindi ito nagkataon lang. Kung ang ilan po sa inyo ay mga te, mga dude, ay napanood nyo po yung una na video at talagang pinanood mo rin itong additional o yung extended, hindi po ito nagkataon lang talaga. At pinakinggan mo ang intuition mo at ang mga mensahe sa'yo ng divine universe, so to speak, ng inyo pong mga guardian spirits, ancestors. May kinalaman ito sa karmic energy, no, mga te, mga dude, na kung gaano kayaman, no, abundant ang inyo pong mga ancestors, so sa bloodline po ninyo ay ganun din dito sa 3D earth, dito po sa physical realm. Ganito ka rin ka-abundant o kayaman. So, mas talagang madedevelop pa ang inyong skills, ang inyo pong nakikita ko rin dito mga ate, mga dude, na yung activation ng inyo pong mga chakra. So, wow, napakaganda, no? You may feel inspired to go back to school. Pwedeng literal na school, papasok po kayo na ulit ng school o mag-aaral o self-study, take seminars on topics that fascinate you or educate yourself on the healing arts. So, yung mga ginagawa po ninyo na may kinalaman po sa soul purpose po ninyo, sa gusto po ninyong gawin, sa pagtulong po ninyo sa mga tao, or sa humanity, yung makatulong po kayo na magpagaling. Yan po, healing. So, this is a good time to change jobs or make a career move. Yan po sa mga nagpaplano na magpalit na ng career, magpalit na ng trabaho o ng pinagkakitaan, or nag-iisip ng bagong business venture sa ilan, no? The key to success is in the details. Monitor your projects carefully. Yan po. Ano man po ito, no? Hindi lang proyekto ito or creative projects. Ano man po yung ginagawa po ninyo ay huwag din pong makampante, no? Huwag makampante. Tuloy nyo pa rin po yung pagsisikap. Ituloy nyo pa rin po yung pagsisikap po ninyo, yung manifestation, yung affirmation, chanting, yung mga mantra po ninyo. Tuloy nyo yan, mga te, mga dude. Within the next few months, yan po, ito yun, yung abundance po ninyo, no? Sa ilan, within the next few months, yan. Or kung meron kang tanong ngayon sa isip mo na kung kailan, ano man po ito na may connection sa love life, sa pamilya, sa pangarap, sa trabaho, yan po, within the next few months, o yung abundance, yan po, mga te, mga dude, sa ilan, within the next few months, yan, no, ilang buwan. Pero dahil nga sa meron na ditong clue na 8, no, maaring sa ilan ay August 2024. Kumbaga, mga ate, mga dude, may talagang sa ilan ay may magte-take off yung inyo pong career, no? Yung business po ninyo. Take action sa ilan. Yan po yung advice po sa inyo ngayong February. Take action. Sa, lalo na sa mga plano po ninyo. So, maaring yung edad nyo po ito, 34 o magta-34 na, meron din pong 50 dito. Meron nga po dito 71 ang edad. Or ito po yung malapit sa inyo, no? Malapit sa inyo na tao, no?
mag-50 or mag-71 na. So, dito naman sa no place like home, meron sa ilan na kasama po ninyo, no, or nakasama po ninyo sa bahay na karmic yung energy, no, energy vampires na bumabalik, aalis, mag-iiwan ng problema sa'yo, ikaw yung gagawa ng solusyon. Pag okay ka na ulit at nakabangon ka na ulit, babalik na naman at guguluhin na naman ang buhay mo, magbibigay na naman ng chaos, tulad nung kanina na nasa ilalim ng mga naunang cards ay yung chaos, no, mga ate, mga dude. Pero lagi kang nakakaraos sa mga problema na dinudulot ng mga taong nasa paligid mo. Pwedeng family members ito, o yung mga malapit sa'yo, o yung mga tao na laging humihingi sa'yo ng tulong, lagi mong tinutulungan. Nalalaman mo rin, ikaw rin mismo nakakatuklas na karmic pala at niloloko ka pala. So, hindi talaga lahat ng tinutulungan mo ay talagang worth it o deserve talaga nila. So, itong mga tao na to, pwedeng sa romance ito, no, may connection sa love life, may connection sa trabaho mo or sa mga family members ito, o yung mga kaibigan na tinuturing mo na rin, parang kadugo mo na rin, o family members, ganyan, mga ate, mga dude. Hindi na iba ang turing mo sa mga tao na ito. Nung kasi may karmic dito, no, ito yun, mga ate, mga dude. Yan, yung spiral. Ngayon, silang nakaranas naman ng yung chaos o yung karma, no, mga ate, mga dude. At babalik sila ngayon sa'yo para i-drain ka ulit, no, ma-drain ka ulit, ma-stress ka ulit, gawan ka ng problema, mahawa ka sa negativity, o yung mga nakaka-stress na pangyayari o sitwasyon, mga ate, mga dude. Dahil nga dumidikit sila sa'yo, eh. Mga energy vampires, dumidikit sila sa'yo kasi ikaw yung kanilang, kumbaga sa ano, mga ate, mga dude, ikaw yung pagkain nila, eh. Ikaw yung nakakabuhay ng dugo nila. Mga sumisip-sip ng positive energy mo to, mga to, eh. Ikaw yung pinaka pampalakas nila, eh, no? Para magpatuloy sila sa pagiging karmic, pagiging toxic, yung pagdadala ng chaos o mga problema, no, or gulo sa buhay mo. So, ito mga to ngayong February ay haharap sa kanya, kanilang karma, at marirealize nila, no, matatauhan sila na no place like home, no, ikaw yun. Yung talagang hahanapin nila, babalik at babalik sa'yo, kasi nga, kailangan kanila. Alright? Lalo na, para sa kanila, ikaw yung talagang masarap balik-balikan, eh. Kasi abundant ka, magaan ka sa buhay, magaan yung energy mo. Kahit marami kang problema, positibo pa rin ang tingin mo sa buhay. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Mga ate, mga dude. Meron din na dito sa a leg up, meron ding talagang family member na nakasampa talaga sa'yo, no? Na ikaw talagang sinasandalan niya, na hindi siya nagsisikap kasi nga alam niyang may sasalo sa kanya palagi, may kakarga sa kanya palagi, mga ate, mga dude. So, babalik at babalik ang mga tao na to, pwedeng may connection sa pag-ibig o sa mga taong malapit sa'yo o family members, babalik at babalik sa'yo pag sila ay pag hindi na nila kaya yung karma, babalik sila sa'yo at gano'n na naman ulit, pahihirapan ka naman ulit. Kaya ang advice sa'yo dito ng take action na, mga ate, mga dude, kasi matagal na to sa ilan, no? Matagal na ulit-ulit dahil nga sa sobrang bait mo, kabutihan ng puso mo, pure, kasi alam ng mga toxic people o yung mga energy vampires, alam nila yan na
mabuti ka kasi na pure ang soul o yung heart mo. Kaya babalik at babalikan ka talaga ng mga to hanggat hindi nauubos, no? Hanggat hindi na-drain yung positive energy mo. Hanggat hindi nila nakikita na gumigive up ka na, no? O yung hanggat hindi nila nakikita na sinusukuan mo na yung pangarap mo o kung ano yung gusto mo sa buhay, yung mga goals mo. So, kailangan dito sinasabi, pinapaalala ng spirits na mga angels na take action ka na dyan, umiwas ka na hanggat makakaiwas ka, dahil itong year na ito, lalo na specifically ngayong February, magsisimula na kasi ang karma ng mga taong nanalbahe sa'yo o gumawa sa'yo ng hindi maganda. Alright? So, dahil nga sa tinutulungan mo pa rin ang mga tao na to, sa kabila ng lahat-lahat ng mga nagawa nila sa iyo na hindi maganda, tinutulungan mo pa rin, naawa ka pa rin, binibigyan mo ng ilang beses ng pagkakataon, ginigising ka na, wake up call. Talagang yung mga anghel ay papunta na talaga sa iyo, no? Para gisingin ka, no? Or bigyan ka ng babala na gawan mo na yan ng action hanggat maaari ay umiwas ka na, o kaya ay huwag ka masyadong maging connected, huwag ka masyadong maging yung sinasabi dito ay pangalagaan mo yung soul mo. Oh my God. So, ayan mga ate, mga dude. Kasi talagang ikaw yung kumbaga, ikaw yung sa ilan, tingin nila sa'yo ay ikaw yung magandang premyo, dahil victorious yung energy mo, abundant ka, maliwanag ka, ano, maliwanag, ano, mga ate, mga dude, nagliliwanag yung bahay mo, dahil nga sa, hindi lang ito literal na mga ritual na ginagawa mo para sa abundance, para sa kalusugan ng buong pamilya, para sa magandang relasyon, sa, kung kayo man po ay may love life, ganyan po. So, yung itong liwanag na ito, mga ate, mga dude, ito yung nakakahatak sa mga negative o unforeseen enemies, negative energy, negative entities, energy vampires, mga toxic, mga chaotic na mga tao. So, talagang lumalapit sa'yo kasi para sa kanila, walang ibang masarap balik-balikan, puntahan, uwian. Yan po, kundi ikaw. Dahil nga sa nurturing energy mo na pag kinupkup mo, inalagaan mo, ay talagang babalik at babalik sa'yo. Pero yun nga lang, sa iba talaga na yung kabutihan mo ay napakasama ng balik sa'yo, no? Ikaw yung tinatraidor, binabackstab, o ginagawa ng hindi maganda, niloloko. So, ganun yung balik sa'yo. Kaya, action ka na dyan, pinapaalala sa'yo ng Divine Universe, sa mga angels, ayun, napapunta sa iyo mga anghel para paalalahanan ka na aksyonan mo na ito, huwag mo nang baliwalain dahil paulit-ulit na yan. Maaring sa ilan ay 2022, 2023, sa ilan ay maaring 2017 pa yan na nagtitiis ka, no, paulit-ulit na niloloko ka, pinapahirapan ka. Pag humingi ng sorry sa'yo, ay pinapatawad mo, tinatanggap mo pa rin sa bahay mo. Ayan, oh, nagliliwanag ka, oh. Yung bahay mo, nagliliwanag. Ayan, mga ate, mga dude. Sa ilan talagang, yung vibration mo ay talagang sobrang liwanag. Yung aura mo, maliwanag. Maaring sa ilan, nakikita nyo po ito pag nagme-meditate kayo, nakikita nyo yung purple, yung inyo pong crown chakra, talagang sobrang activated yan, napakaganda na, nasa alignment talaga ng energy ng Divine Universe. So, mula sa crown chakra, third eye chakra, sa throat chakra po ninyo, sa heart po ninyo, solar plexus, sacral chakra, root chakra, mga ate, mga dude, talagang nagliliwanag, no, mga ate, mga dude. Nakita ko rin dito na may pag-asa na makahiwalay ka, makalipat ka ng bahay, makalayo ka sa mga karmic, sa mga toxic, chaotic,
mga energy vampires ng mga tao sa paligid mo o sa mga kapitbahay, kasi medyo malayo ka na dito sa spiral na to, no, sa karmic na to, so, or karmic energy. So nakikita ko dito na mapuputol talaga, no, cutting ties, katulad ng sa unang video na talagang mapuputol na itong hindi magandang connection, napaka-karmic na connection sa mga tao sa paligid mo. So, wow. Okay, so tinuturo ako dito sa alright, mate, mga tutuloy natin. So, ayan, mga ate, mga dude, napakaganda, no, pahabol dito sa no place like home. Sa ilan, katulad ng unang reading na kayo po ay talagang magkakaroon na ng yung peaceful na pamumuhay. Ayan po. You know, itinataas po kayo ng Divine Universe. Kung mapapansin po ninyo, napakataas, no? Maaari din pong literal na kayo po ay yung lilipat po ng bahay, magre-relocate, may relocating dito na energy, or kayo po ay nasa mataas na lugar, no, yung bahay po ninyo mataas, hindi binabaha, iwas sa mga talagang magugulo ng mga kapitbahay. So napakaganda po nito, maliwanag. So maliwanag yung lugar, yung paligid po ninyo, maaliwalas. Asa ilan naman po yung makakabili po ng sarili po ninyong bahay, o kaya po yung pangarap po ninyo na makalipat na sa yung talagang maayos na bahay, apartment, condominium, malapalasyo o mansyon, or sa ilan ay makapagpagawa na ng bahay, na sarili po ninyong bahay, hindi na po kayo upa, ganyan po mga ating mga dude. Dahil sa ilan ay maaaring matagal na kayo palipat-lipat ng bahay, pinapaalis sa inuupahan. So, napakaganda po ng mensahe na ito. Kasi kayo po ay bibiyayaan, no? Ito, isa sa mga reward po ninyo, no? Hindi lang ito, kasi 8 of Abundance ay Infinite Abundance po yan. So, hindi lang po itong tungkol po sa bahay ang reward po sa inyo. May hihintayin ka pa na malaking huge, wow, breakthrough, huge amount of money, massive success. So, napakalaki nito, hindi mo ma-imagine, kasi itong within the next few months, bukod pa ito na reward sa na matatanggap mo ngayong February, bukod pa yan. So napaka bongga talaga ng reward sa inyo ng Divine Universe, no? Meron ka ng mga matatanggap ngayong February, meron ka pang aabangan within the next few months. So, napakaganda yan. Ito po yung bahay na talagang para sa'yo. Yan po. Dahil maaaring sa ilan ay matagal na rin po kayo nagmamanifest na magkaroon ng sariling bahay, makabili na ng sarili po ninyong bahay, or sa ilan sa mga may yung trabaho po ninyo ay sa real estate, ay kayo po ay makabenta na ng bahay para naman po ay magkaroon ng malaking komisyon. So maganda po yan, napakagandang sign po niyan, mga mga dude. Lord, yung spirits, ano pa po dapat malaman? Uy! Ganda. Okay. So, kunin natin isa na nasa ibabaw. Soak in a bath. Wow. Connect with crystals.
watch a movie. Wow! So, talagang mga ate, mga dude, kayo po ay, ang naririnig ko dito ay komportable na po kayong mamumuhay mula po ngayong February. Maring sa ilan ay may plano din po kayo na i-enhance yung inyo pong physical appearance. Yan po, meron din po nakikita na dito po sa Pinas or sa ibang bansa ay may surgery or magpapa meron po ditong nose job, ganyan po, or meron pong i-enhance sa physical appearance, lalo na po sa mukha po ninyo, or meron din po may kinalaman sa buhok. So napakaganda po, no? Maaring ang ilan po sa inyo nanonood dito ay blonde po yung buhok po ninyo or ang inyo pong meron din po dito na may contact lens, no? Gumagamit ng contact lens, or mahilig po kayo sa kape. Yan po is kung ang ilan po sa inyo, kung kayo po ay mahilig sa kape, no, kahit po yung black coffee o ano mang klaseng kape, mate, mga dude, may gatas man or may creamer o kahit wala or may asukal o wala, basta may kape. Ayan po, may nakita ko sa inyo, mahilig kayo sa kape, uminom ng kape, or bago matulog, umiinom kayo ng kape, or tsaa. Okay, tsaa, tea, green tea, o ceremonial tea, ganyan po. Basta, mate, mga dude, yan po ay sign din na kayo po ay tatamasain nyo na yung ngayong February. Sign din po yan ng abundance, no? Swerte. Yan po. Post nyo po dyan, hindi lang basta I am lucky. I-post nyo po dyan, I am blessed. Mga te, mga dude. Dahil blessed ka, lahat na yan ng gusto mong i-manifest. Lahat na ng kaswertehan ay talagang ma-attract mo. So, lalapit sa'yo, no? So, lalo na sa ilan po, mga te, mga dude, no? Kung kayo po ay may alagang pusa, ano man po yung kulay, may alaga po kayong pusa, may likay sa pusa, or nag-aampon po kayo ng mga talagang kawawang pusa sa kalsada, yung mga ganyan po, mga mga dude, nag-aampon ng pusa, or bumibili po, no? Bumili kayo ng pusa. Yan po, basta may connection sa ito po ay isa sa mga animal spirit po ninyo, no? O gumagabay po sa inyo, guardian spirit po ninyo yan. Meron din po ko nakita dito na ito po ay isa sa mga gift o regalo po sa inyo, no? Spiritual gift. Regalo po yan sa inyo na inyo pong mga ancestors, na ito po ang isa sa mga magiging gabay po ninyo dito sa physical realm, ito po sa 3D, dahil kayo po yung mga earth angels. So meron po kayong kasamang pusa. Yan po. Connect with crystals. Yan po, mga ate, mga dude. So, maring edad po ninyo, no, 54, o maaring madalas nyo po makita, no, 555, 444. Sign ito, confirmation ito, na hindi ito nagkataon lang na mapanood mo to or maging interesado ka dito sa part 2 or extended na mensahe sa'yo ng mga guardian spirits mo, ng divine universe, so to speak, o ng mga ancestors mo. Dahil mula pa noon, mula pa sa mga ancestors mo, may connection na talaga kayo sa crystals. At ito ay babalik sa'yo, no? Magre-reconnect ka sa inyong mga ancestors, mas magiging interesado ka sa mga crystals. So, maring sa iba kasalukuyan po na gumagamit na po kayo ng mga crystals, healing crystals, protection crystals, or abundance, no, pang-attract po ng abundance o prosperity crystals. Yan po, mga te, mga dude. Or ginagamit nyo po pag kayo po ay nagme-meditate, nagdarasal, no, connect with crystals. Mas, ngayon pong February, mas kukonekta po kayo sa inyong mga ancestors at tuturuan po kayo, no, in any shape or form na makaka-receive po kayo ng spiritual downloads. Mga mensahe po yan sa inyo po, mga ancestors. Lalo na kung makikita nyo po, no, ito pong 11-11-111.
Yan po, mga ate, mga dud. Dahil ang 11-11 po ay infinity symbol din po yan, mga ate, mga dud. Yung 11-11 or 1-1-1. Or sa oras po ninyo, 11-11, yan po, sobrang synchronized or naka-align ka talaga yung energy mo sa divine universe. So, maaring 11 years na po kayo nahihirapan sa buhay. 11 years na po sa ilan na kayo po ay ganun pa rin yung inyong trabaho at gusto niyo na po talagang magpalit ng trabaho o ng kung ano man po yung career po ninyo. 11 years ka na sa career mo at gusto mo nang talagang aksyonan ito, no? Matagal mo nang gustong lumipat or gawin naman yung gusto mo. Yan po. Or magnegosyo, yung parang wala ka ng boss. Lalo na sa mga 9 to 5 job po yung inyo pong trabaho. So, maring edad nyo po ito, 54, or magpi-54 sa ilan, 46 na po edad po ninyo, or magpo-46. Soak in a bath. Ayan po, kung mapapasin po ninyo, may mga crystals na naman dito, may nagbababad po ng, yan po, ng tubig, yan po, na may asin. Pwede nyo rin po yan i-apply sa sarili po ninyo, na gawin po ninyo yan, lalo na kung kayo po ay pakiramdam po ninyo parang heavy na talaga, na sobrang bigat na ng pinagdaraanan po ninyo, energy po ninyo, sobrang nararamdaman na rin po ng physical po ninyo na katawan na parang ang bigat-bigat talaga. Ayan po, mga ate, mga dud, bukod sa exercise, meditation, yoga, yan po, or running or stretching, mga ate, mga dud, yung pagbababad po ninyo, no, or paliligo po ninyo ng may asin, or habang naliligo po kayo ay meron po kayong sa asin naman po, kahit ano pong klaseng asin, kung ano po available po sa inyo, sa bahay po ninyo, sa kitchen po ninyo, kahit ano pong asin, Himalayan salt, meron din pong Himalayan salt na pink or black, pwede rin po yan, mga ate, mga dud, lalo na kung pagtanggal po ng mga negative vibe o negative energy o yung mga hex spell, yan po, black magic o evil spell or curse or generational curse, nakatulong po yan, mga ate, mga dud, or evil eye, lalo na sa mga hindi nyo po kilala na galit po sa inyo, no, na nag-wish po o nananalangin, nagdarasal o bumubulong na kayo po ay mahirapan sa buhay, kayo po ay maligaw ng landas, makalimutan ang inyong soul's purpose o life purpose, o yung makalimutan nyo po inyong pong spiritual gifts na minana nyo pa po sa inyong pong mga ancestors, mga ate, mga dude. Yan po ay, ito po paggawa po ninyo ng mga ganito ng pang cleansing po ito ng inyong pong energy at ng energy field po ninyo sa paligid po ninyo, makakatulong po yan na ma-break o mawasak, mabaklas yung mga ganyan pong negativity, lalo na yung mga evil eye sa paligid na masama talaga yung tingin sa'yo, mga sinasabi or kino-comment sa'yo. So evil eye, maring sa ilan ay marami, lalo na sa mga katulad po ninyo nasa public eye, ay hindi niyo po kilala yung mga tao na galit po sa inyo, no? Ingit na ingit po sa inyo. So, lalo na po yun. Makakatulong yung soak in a bath. Yan po. O yung kahit po paghugas po ng kamay po ninyo na may asin. Mga ate, mga dud, malaki din pong may tutulong yan na malinis po yung negative energy po ninyo. Kahit po yung ate, mga dud, na maglalagay po kayo ng asin sa kamay po ninyo, at habang kayo po ay nagwi-wish, no, sa divine universe na matanggal na lahat-lahat ng mga negativity o negative energy o anuman pong evil eye, evil spell, matanggal na, at hugasan nyo po ng tubig, no. So meron din pong gumagamit po ng kandila, ayan po, oil essence, ayan po, mga ate, mga dude. Iba't ibang klaseng oil din po yan. Merong talagang pang-protection. Meron din pong spray, no? Pang-spray
na nakita ko dito yung instead na kayo po yung magpapausok ng sage, palo santo, insenso, meron po kayong magkakaroon kayo ng interes o sa ilan ay maaaring kasalukuyan na po kayong gumagamit ng mga ganyan po no, essential oil o yung mga pang spray po na ang meron pong blessed na gano'n na pang spray, blessed na po yun sa ilan at yan po ay meron pong sage no, may content po na sage or palo santo o iba't ibang mga herbs ganyan po na talagang pang tanggal po ng negativity, negative energy. So, pang spray po sa bahay po ninyo, sa room po ninyo, sa workspace po ninyo, workplace po ninyo para matanggal yung mga negative energy o low frequency. So, napakaganda po nito mga te, mga dudo. Malaking may tutulong yan sa inyo. Yan po yung advice po sa inyo ng inyo pong guardian spirit sa mga ancestors po ninyo. Guardian spirits, mensahe po, uy, ayan na. Ayan, security. Tingnan nyo to. Security sa bahay po ninyo. Huwag kayong mag-alala, safe. Safe po kayo, safe po kayo lahat ng mga family members po ninyo, ng pamilya po ninyo sa inyong bahay. Nandito na naman yung pusa. Ayan po, may pusa. Black cat. Ayan po. May pusa, may guardian spirit po talaga na gumagabay talaga sa inyo at nagpo-protecta, nagbabantay. Nandito rin si Archangel Michael. So, wow. Security. So, yan po. I-post niyo po dyan. I am safe. I am safe. I am safe. I am extremely protected. Yan po. No weapon formed against me and my loved ones shall ever prosper. So, mote it be. So, yan po. Security. Sa bahay po ninyo na sobrang synchronized, no? Usaping bahay o yung lilipatan po ninyo, yan po, safe po kayo. Intensification, ito na yun. Intensification, kita nyo pataas, yung liwanag pataas din. Dito yung bahay nyo pataas. Yung mga stars, yan po, pataas din. So, talagang ascension ang naririnig ko dito. So, talagang mga ate, mga dude, nag-a-upgrade na talaga sa kasalukuyan. Lalo na sa ilan, no? Ngayon pong February, magsisimula na mag-upgrade na po ang inyo pong DNA. Yan po. Kasi nasa bloodline nyo talaga, mga ate, mga dude, na nasa lineage nyo talaga na kayo po ay talagang Earth Angel, Starseed, Seer, Light Worker po kayo. Mula po po yun sa mga ancestors po ninyo. Kaya, wow. Nagliliwanag talaga oh. Kumbaga mga ate mga dude, ito yung sinasabi ng mga ancestors po ninyo na mas lalo ka magliliwanag gaya ng unang reading na nagliliwanag ang soul mo, ang puso mo sa hermit card na lumabas sa unang reading. So yan po, ito po yun, ikaw kasi ang talaga, wow, sobrang synchronized no. Ayan o, puro nagliliwanag yung energy. Nagliliwanag yung, yan po, yung loob ng bahay po ninyo. So, sobrang maliwanag. Lumalabas na nga yung liwanag nyo. Ay, lumalabas ang mga pinto, bintana. So, dito rin, no, nagliliwanag. Ibig sabihin, talagang, ngayon po, wala nang makakaawat. Ano man po yung inyo pong mga blessing, mga reward po ninyo mula sa Divine Universe, kay God, kay Yahweh. So, lahat ng wish po ninyo, mga, sa lahat-lahat po ng mga pinapangarap ng goal, mga wish po ninyo, yung mga manifestation po ninyo, wala nang makakaawat. Pati na rin po sa spiritual gifts po ninyo, psychic abilities po ninyo. Lahat tayo may psychic abilities, pero dito kasi sa'yo, Taurus, mas lalo, mas mag-intensification, lalong lalakas, lalong magiging powerful. Extremely powerful. Wow, nakakilabot. Pero, kilabot in a positive way. Hindi nakakatakot as in creepy. So, yung kilabot as in intensification. Kasi, alam nyo yung energy ng, mararamdaman nyo yan, mga dude.
lalo na sa ilan na kayo po'y talagang highly intuitive, mararamdaman nyo kung gaano talaga itong intensification, yung energy, napakalakas, napakataas ng vibration. Okay, isa pa, bottom of the deck tayo. Wow. Oh, Lord God, diba? Lord God. Maaring sa ilan, sa sobrang hirap po ninyo, no? Halos sa isang araw, hindi lang isang beses mong matawag si God, ang Divine Universe, si Lord. Hindi lang isang beses sa isang araw mo siya tawagin dahil sa napakahirap na nang nararanasan, parang hindi mo nakakayanin, no? Pero, wow, talagang proud sa'yo, tuwan-tuwa sa'yo, ang Divine Universe, si God, si Lord, o anuman pong tawag ninyo sa Kanya, so to speak, as within, so without. Wow. So, meron din pong sign dito na guardian spirit po ninyo, ancestor po ninyo, na masculine, na tumutulong sa inyo para ginagabayan ka para maalala mo yung mission mo dito, yung life purpose mo, yung mga spiritual gifts mo. Tutulungan kanya na ma-activate, maalala mo. Yan, tutulungan kanya dito sa intensification. Wow. Masculine energy. Okay, so tapusin natin. Ante mga dude. Okay. Sana andito pa rin po kayo, ante mga dude, no? Okay, so kuha tayo ng tatlo. Sarado natin ang reading po ninyo. Isa, dalawa, tatlo. Thank you po, Guardian Spirits Ancestors. Wow! Dragonfly! Sign ito mga te mga dude, no? Hindi nagkataon lang kung nakita mo to ngayon, ito na yun. O yung physical na yung physical na dragonfly o butterfly, kasi sinasabi ng guardian spirits ko na kung hindi dragonfly makita mo or nakikita mo madalas, butterfly din po, sign din po yan na kayo po ay talagang light worker, earth angel. May malaking mangyayari sa iyo ngayong February na sobrang ikatutuwa mo. Lahat na po yan, in all aspects na po yan, no? Sa pera, sa psychic ability, spiritual gifts mo, sa mga reward na matatanggap mo mula sa Divine Universe, compensation mo mula kay God, kay Lord, ito yun, no? Compensation dahil sa lahat-lahat ng tiniis mo. Ito yung pagbabago, finding out, you know, things coming to light, di ba? Sobrang synchronized, things coming to light, kasi puro liwanag ka mula pa sa unang reading, puro liwanag, nagliliwanag yung energy, yung soul, yung heart mo, nagliliwanag. Lahat ng mga dapat pong matuklasan, malalaman mo na. Lahat ng mga impormasyon na kailangan mo, kakailanganin mo mula ngayong February, malalaman mo yan. Finding out, things coming to light. Ayan po, ito na yon, healing, pagbabago. Wow. Sign po yan. Kung wala po kayo nakitang physical na dragonfly, butterfly, pictures, videos, ito po, consider nyo na rin po sinasabi ng guardian spirits o ng mga ancestors po ninyo. I-consider nyo na po ito na nakakita ka ng dragonfly dito. Dito po sa video na to, dragonfly. Yan po mga mga dude. Sign yan na ito yun. Sa'yo to. Okay? Walang makakaagaw yan. Walang makakasira ng energy mo, ng high frequency mo. Hindi na makakadikit sa'yo yan. Yung mga ganyan po mga dude, no? Mga fake people, enemies, frenemies, yan po, haters po ninyo. Yan po, meron pong may kinalaman sa pictures, maring may magpa-picture, lalo na po sa mga talagang, yan po, nakatadhana talagang makilala sa social media influencers, public influencer, ganyan po, public speaker, o kayo po ay motivational speaker, ganyan po.
may mga talagang magpapa-picture po sa inyo, ganyan. Meron pong nakaka-miss po sa inyo na naaalala po kayo ng tao na to, no? Or nalulungkot po sa inyo, no? Namimiss na po kayo ng tao na to. Or maaaring ikaw ito, may namimiss ka na tao na alala mo. Pero ang payo sa'yo dito ay huwag ka na masyadong magbabad sa past, okay, sa nakaraan na. Gumawa ka ng mga bagong memories. Dahil kung ito man ay mensahe sa'yo ng yung loved ones po ninyo na nasa other side na or nasa heavenly places na, ayaw nila nakikitang malungkot ka. Gusto nila gumawa ka ng mga bagong memories. Eh, no? Wow. Ito na yun. Infinite abundance, relax, comfortable, and mabubuhay, mamumuhay na po kayo ng komportable. Yan po. Mari nga kayo ay mag-isa pero hindi malungkot. Yan po. Mag-isa pero fulfilled. Nandun yung energy ng emotional fulfillment. Nandun yung energy ng tanggap ka. Kasi yung sa pusa dyan, tanggap ka ng pusa mo. So, hindi lang pusa, pati ng mga tao. Nandyan yung acceptance. Mararamdaman mo na yung acceptance. Yung talagang iba yung magiging pakiramdam mo na meron ka rin inaalaga ang pusa. So, pinoprotektahan ka ng guardian spirit mo na pusa. Pinoprotektahan ka niya sa lahat ng oras. Nagbibigay din siya sa'yo ng calming energy. Yung kahit stress ka ay mapapasin mo, nawawala yung stress mo kapag nilalambing ka ng pusa mo. So, andito yung self-indulgence, no? Nakita ko dito ay hindi ito yung masama na negative na self-indulgence na yung mauuwi sa addiction. Hindi po ganun. Or magiging shopaholic, yung masusobran sa paggasta ng pera, ng paggasos. Hindi po. Ang sinasabi dito ay kung noon halos na ilan ay 11 years ka na puro give, bigay ng bighala, sige bigay hanggat meron ka, hanggat pati mga hanggat meron ka, bigay pati mga naiipit mo na dyan, meron ka, okay, yung mga tinatago-tago mo at pinagkakaipon-ipon mo para sana sa sarili mo ay o sa mga mahal mo sa buhay ay naitutulong mo na rin, na ibabahagi mo. So bigay 11 years sa ilan, higit pa sa 11 years, no, matagal na. Sige lang ang tulong mo. Mahilig kang tumulong. Yan po. In any shape or form ang tulong, mga ate, mga duda. So lagi kang handang tumulong. Ngayon, ikaw naman ang mai-spoiled, okay, ng divine universe, no, ni God, so to speak. As above, so below. As within, so without. So, ito, self-worth. Focus on self. Ito naman ngayon, sa sarili mo naman. Kasi, mga te, mga dud, hindi madali yung pinagdaanan po ninyo. Nagagawa mo pang tumulong kahit na ikaw ay lugmok na sa problema. So, self-appreciation, shadow work sa ilan, no? Ito yung pagtanggap mo sa lahat-lahat ng mga hindi magandang nangyari sa buhay mo, na tinanggap mo na parte ito ng pagkatuto mo sa buhay, ng growth mo. So, napakaganda, no? Napaka meaningful ng extended na to, no? Ng additional messages. Mga te, mga dude, yan, pinapaalala sa'yo ng mga mahal mo sa buhay na nasa heavenly places na, no? Nasa other side na. At ng mga ancestors, ng mga guardian spirits, lalo na ng mga angels at ni God, no, ng divine universe, na yung self-worth mo, yung ma-appreciate mo naman yung sarili mo. Humarap ka sa mirror at kumbaga, mga ate, mga dude, i-appreciate mo yung sarili mo, yung kung ano man yung nakikita mo sa salamin, na kumbaga, pasalamatan mo rin yung sarili mo sa napakarami mong nalagpasan na pagsubok o problema. So, sabi mo sa harap ng salamin, I am safe. I am safe. I am safe. I am love.
I am abundant. I am a money magnet. Lahat na po ng affirmation, yan po. Sabihin niyo po kasi ang words, ang mga talagang binibigas po ninyo na salita, yung pinapadala po ninyo sa Divine Universe, yung mga words po ninyo na mga salita ay vibration po yan, o frequency. So talagang yan po yung matatanggap ng Divine Universe, no? Pag sinabi mong I am a money magnet, so huwag kang magtaka na ang swerte na o yung pera na ang lalapit sa iyo, o opportunities na ang lalapit sa iyo, o bagong bahay, no? Huwag ka na magtaka dahil sinabi mo, kasi vibration o frequency mo, ayan po mga temado, hindi ka na naghahabol, ikaw na yung lalapitan. So yun po mga temado, huwag mong sinasabi ito ng mga ancestors, mga guardian spirits po ninyo, na iwasan mong sabihin sa universe, o ibulong o bigkasin ng malakas na ayoko nito, huwag mo kong bigyan ng ganito, Divine Universe, God, huwag ganito, ayoko ng ganyan. Yun po yung mangyayari. So, yun po yung magmamanifest. Kaya, mas maganda na kung kayo pa magmamanifest ay manggagaling po sa love, sa gratitude, na kayo po yung nagpapasalamat. Maraming salamat po, God, Divine Universe, Yahweh, na nabayaran ko na po lahat ng mga utang ko, na nabili ko na yung mga kailangan ko at ng mga mahal ko sa buhay, na magaling na po ako, o yung mahal ko sa buhay na may karamdaman, magaling na. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you. Yan, 3 times. Pero, yan po ay pinagpapasalamat nyo. Pero wala pa po yan, ha. Mga ate, mga dad, kayo po ay nagmamanifest pa lang. Pero nagpapasalamat ka na. So, talagang, yun yung sobrang extremely high frequency po yan. Napakataas ng vibration mo. Kaya, makakakonekta ka sa Divine Universe. At yun ang marireceive ng Divine Universe. At yun ang matatanggap mo. Dahil yun ang kagustuhan ng puso mo, ng yun ang pinagpasalamat mo kahit wala pa. Wow, napaka-powerful ng mga mensahe po sa inyo, mga ate, mga dude. At yun po, maraming salamat po, pasensya na po at napahaba, pero at least ay natapos na po natin, no, mga ate, mga dude, at wala tayong nakaligtaan. So maraming salamat po sa inyo, at pinagtiyagaan nyo po yung hingal ko, ayan po yung garalgal na boses ko. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-comment at sa mga magsasubscribe pa lang, sa mga nag-subscribe or magla-like pa lang, ang mga ate, mga dude, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi, ayan po, hanggang sa susunod pa, mga ate, mga dude, salamat po.